Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang maiaambag ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang bagong trade na possible pang gawin ng Los Angeles Lakers. Kasabay nga mga ka-trops, ng paglipat ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks ngayong offseason may ilan pero naman ng mga NBA analysts at fans ang nagdududa sa kanyang kakayahan matapos siyang tumira lamang ng 0 out of 10 sa elimination game ng Golden State Warriors last season. Kaya mukhang wala na nga ito sa kanyang prime years at hindi nga niya kayang makipagsabayan pa sa ibang mga batang players. Pero ayon nga may Klay Thompson, alam nga po niya na marami ngang nagdududa sa kanyang kakayahan ngayon ngunit mismong ito na rin naman nga ang nagsabi na wala nga daw po ni isa mang team ang gugustuhin na bigyan siya ng mga open shots gayong kapag nag-init nga ang kanyang mga kamay ay siguradong uulan nga ng 3-pointer na siyang isa na sa mga alas ng Dallas Mavericks next season. Yes, iyan nga ang maibibigay ni Klay Thompson sa Mavericks na hindi rin naman nga nagawa ng kanilang kupunan ng nagdaang offseason kahit man nakapasok sila sa NBA Finals. Bukod rin nga sa kanyang opensa especially sa kanyang shooting ay malaki rin naman nga ang kanyang maiaambag pagdating sa depensa since kaya rin naman nga nitong bantayan ang mga best player ng kanilang mga makakalaban. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang bagong trade na possible pang gawin ng Los Angeles Lakers. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, isa na nga ang Los Angeles Lakers sa mga kupunan na hindi pa nakakagawa ni isa mang move o trade ngayong offseason. Niwala man lang nga silang nakuhang ilang mga bagong manlalaro sa loob ng free agency market. Ngunit huwag naman ngang mag-alala dyan ang kanilang mga fans gayong kagaya nga ng mga nagdaang taon sa NBA ay parati rin naman nga ito nagpapahuli sa paggawa ng move sa offseason. Marami pa rin naman ng mga magagaling na players ang available ngayon sa free agency at trade market na pwede pa nilang makuha sa lalong madaling panahon kaya hindi nga sila dapat magmadali. At kabilang nga sa mga naibalitang player na maaari pa nga nilang kunin ay walang iba kundi sina Brandon Ingram ng New Orleans Pelicans, Colin Sexton at Walker Kessler ng Utah Jazz, at si Bruce Brown ng Toronto Raptors na mas madali nga nilang makuha sa isang trade kumpara kina Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers at Lauri Markkanen ng Utah Jazz. Yes, mas magiging madali nga para sa Lakers na masungkit silang apat kesa sa ilang malalaking pangalan sa loob ng trade market since mas mababa nga ang kanilang trade value. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.